Yan, good afternoon. So, tulad ng sinabi ko kanina, magpapaksiw na bangus ako. Hindi ko na lang pinrito. Papaksiwin ko na lang. Kasi ang paksiw, ano siya, habang tumat, para siyang adobo. So, mas masarap siya pag ano, ilang araw na. Kasi syempre, ano siya, may suka eh. Kumbaga, para siyang na ano, naiimbak, kaya lalong sumasarap, kumakapit yung sabaw. So, hindi ito yung usual na paksiw na bangus kasi may gagamitin akong ibang ingredients. Sinubukan ko to once, masarap naman yung naging resulta, kaya yun ulit yung gagamitin ko. So, usually kasi, ang classic na ano, na paksiw na bangus ay paghahalo-haluin mo lang lahat. Lahat ng ingredients mo, luya, bawang, sibuya, sili, talong, ampalaya. Then, suka, tubig, paminta, asukal. Yan. So, ngayon, lalagyan ko siya ng... usually kasi sukang puti yung ginagamit, pero kahit anong brand naman pwede. So, bukod sa sukang puti, lalagyan ko siya ng apple cider vinegar. So, ang advantage nitong apple cider, ano eh, kumbaga, ito kasing ano, puti, alam ko cane to eh, cane vinegar eh. So, yung apple cider, masarap kasi na meron kang suka na galing sa prutas. So, hindi lang siya, may ibang asim siya na ibibigay sa dish. So, lalagyan natin ng paminta, pwedeng maglagay ka ng combination ng buo at durog, pwedeng namang crushed lang, and then asukal, mas maganda yung asukal na brown. Mas masarap pag brown yung asukal. Then, segunda or ano, brown, pwede rin. Pero baka segunda yung pinaka-okay kasi pag brown, magda-darken yung sabaw mo. Ngayon, sinubukan kong lagyan ng ito is Japanese wine. Japanese rice wine. Parang Japanese rice vinegar ata ito. So, hindi ko na sure kung rice wine to o rice vinegar. Pero mukhang rice wine. Japanese rice wine. Hindi ito nakakalasing kasi lulutuin mo naman. So, i-burn down din natin yung alcohol content niya. And this one is mirin. Mga Japanese products to. Masarap siya. Ang lasa niya, kapag naluto, sinama niyo na sa lutuin, may tamis siya na ibibigay. So, ano, may iba siyang flavor na ibibigay sa dish niyo. Aside from sa lasa ng suka at asukal. Ngayon, meron din, nasa na ba? Nilalagay din tayo ng, imbis na regular cooking oil, gagamit tayo ng extra virgin olive oil. Olive oil ang gagamitin natin. Isa pa to dun sa lalong nagpapasarap ng paksiw kasi imagine ninyo kapag yung usual cooking oil kasi or palm oil, vegetable oil, wala naman siyang lasa eh. So, may mga particular oils na merong onting flavor na binibigay. So, isa yung olive oil doon. So, magkakaroon siya ng ano, mild olive oil flavor. Olives. Mild olives flavor. Olive flavor. So, yun yung isa pang bagay na magpapasarap sa kanya. So, kung tatanungin niyo ako kung pwede siyang lagyan ng olives, as in yung mismong pitted olives, I think pwede. Kahit huwag niyo nahiwain, as is, yung bilog-bilog. Pero better siguro kung green yung ilalagay niyo, for contrast lang. Huwag yung black. Pero depende, kung black yung meron kayo, black pitted olives, pwede niyo lagyan. So, wala akong olives ngayon, naubos na. Kung meron ako, susubukan kong lagyan. Pero dahil wala, hindi ko na lalagyan. So, saglit lang to, lalagay lang natin lahat, and then
papakuluan, i-reduce natin yung sabaw, titikman, adjust yung lasa, and that's it. So, ganun na ang gagawin natin. Sa sukat, hindi kasi ako nagsusukat. So, basta ang turo sa akin ni Sonia, dapat daw, medyo lubog yung isda. Kalubog yung isda. Kaya, ganun yung gagawin natin. So, lagay na natin yung mga ingredients. Luya. Yung luya, depende sa inyo gano'ng karami. Pwedeng unti lang kung di kayo mahilig sa luya. Pero masarap kasi yung flavor na binibigay ng ginger. Kaya kami, mas gusto namin na madami. Kaya syempre, since isda yan, makakabawas yan sa lansa ng isda. Pero of course, isa naman sa pinaka kailangan mong gawin para mabawasan ng lansa ay ang linisin mabuti yung isda. So as much as possible, huwag kayo magtitira ng mga dugo-dugo. Ito, pinalinis na namin sa palengke. Pero nilinis pa rin sa bahay. Usually, hindi tinatanggal ang kaliskis ng bangus kapag sa paksiw. Pero yung iba nagtatanggal, and ako, hindi ko rin naman kasi nakakain yung kaliskis kapag paksiw. Inaalis ko rin pagkaluto. So might as well, tanggalin na, pinatanggal ko na. Pero usually, hindi tinatanggal yung kaliskis. So ako pinatanggal ko na kasi kumakain din ako ng balat ng isda. Sayang naman. Then, ang bawang, sibuyas, puti na lang yung natira kasi naubos na yung pula ko. Pero ideally, mas okay yung pula. Kasi mas malasa. Then, of course, may sili tayo. Pwede nyo rin ilagay, pwedeng later pa. Ang siling green kasi meron siyang, may flavor din siya na dinadagdag . Then of course, bawang. Kahit hindi naman ganun karaming bawang dito. Pero ito yung natira ko kanina sa nung nagluto tayo ng ginataang gulay. So, busing ko na yun dyan. And of course, ang ating talong. Hindi ko na binabat sa tubig, kaya nangitim na. So, para hindi mangitim, pwede nyo ibabat sa tubig. Mas maraming talong, mas okay kasi ang partner nito ay bagoong. Dun, yung iba, hindi bagoong ang pinapartner, pero kami, sanay kami na bagoong ang partner nito. Masarap, subukan nyo. So, ang palaya. Medyo onti lang yung palaya, maliit kasi yung nabili ko . So tip lang sa paghihiwa. Bawat putahe, iba-iba ang shape ng paghihiwa. Yan yung natutunan ko kay Sonia. So kapag naghihiwa kayo ng ampalaya na para sa paksiw, medyo makakapal yan. Hindi yan tulad nung pangginisa, actually yung pangpakbet, pwede mo rin medyo makapal . Pero sa ginisang ampalaya, medyo maninipis dapat. Ito medyo makapal yan, though yung iba mas makapal pa dito. Kasi pinadami ko lang din dahil maliit lang ang ampalaya ko. Kaya hindi ko na, yung iba kasi paslant lang, malalaki talaga. Pero para sa akin, okay yung ganyang size. Kasi since papakuluan mo to ng matagal, though hindi naman ganun katagal kasi mabilis na mamaluto yung isda kailangan medyo makapal yung ampalaya mo para hindi siya madurog. So, sa bangus naman, kung hihingi kayo ng tip sa akin, pamintang crushed lang, hindi siya yung durog. Kung hihingi kayo ng tips kung paano pumili ng sariwang bangus, ayan ako, sa totoo lang, elementary pa lang, marunong na ako mamalengke. Ayan, so niyayabang ko na talaga yun. Ang reason naman kung bakit ako natuto sa pamamalengke dahil madalas akong utusan ng mga lola, tito, tita, mama ko, papa ko na mamalengke.
mahilig kasi ako magbike eh. So, ayun, since nagbabike din naman ako, ano na, ako na inuutusan nila. Tsaka, sa school, ewan ko lang ngayon na, pero sa school tinuturo talaga lahat ng mga kailangan mong matutunan sa loob ng bahay. So, nung time ko, tinuruan kami kung paano tamang mamalingke ng tama ng karne, baboy, baka, isda, itlog, gulay, prutas. Tinuro lahat sa school. So, sa isda, dapat, number one, nakadikit yung kaliskis niya. Hindi siya, kasi kung mapapansin mo, may mga isda na lagas-lagas na yung kaliskis. So, isang sign yun. Kapag ano, natatanggal na yung mga kaliskis, ibig sabihin, hindi na fresh yung isda mo. Pangalawa, tignan mo yung mata. Dapat puti, hindi pula. Pangatlo, tignan mo yung hasang. Dapat pula rin ang hasang. Pang-apat, pindutin mo. Pag ano, hindi bumalik, pagkapindot mo no, sa laman, no, hindi bumalik yung laman niya, ano na yun, hampok na yun. So, dapat pag-press mo, bumabalik pa rin yung umbok ng laman. So, yun yung mga tips para masabi mo na ano, fresh yung bangus. And syempre, maganda rin na may suki kayo sa palengke. Kasi tatanong nyo rin eh, sabi, eh tulad ng sabi nila, ang magandang bangus daw ay dagupan. Yun yung matataba. Kasi sa bangus, masarap yung mataba. May ano, makapal yung taba sa, ano, sa tiyan. So, isa pa yun sa nagpapasarap sa bangus. Yung iba hindi kumakain ng taba ng bangus, kami paborito namin yan. So, dito tayo sa tricky part, suka. Pwede ka namang mag-adjust kung sakaling nakukulangan ka sa asim. Equal parts ng white and apple cider, yun yung nilagay ko. Pwede namang mas maraming sukang puti. Eto, may rin to. Ubusin ko na kasi konti na lang naman. Rice wine. Lagay ko na rin lahat. Medyo ano to ah. Matamis siya kapag naluto na yung pinaka alcohol niya. Magkakaroon siya ng sweetness. Pati yung mirin, ganun din. Maganda tong mirin sa mga vegetables. Kapag ano kayo, mag-stir fry kayo ng mga gulay na hindi nyo lalagyan ng oyster sauce, ha? Eto, masarap. Kapag kumakain kayo sa Japanese restaurant, yung mga nasa side na vegetables na parang steamed lang, buttered vegetables, eto yun. Yung mga gulay nyo, dadagdagan nyo lang ng butter and mirin. Yun na yun. Yung gulay is repolyo, carrots, toge, yun yung mga usual na nasa side ng mga Japanese food. Yung mga usually nasa bento box. Ito olive oil, inubos ko na. Konti na lang din naman to. So, isa pang advantage kapag olive oil ang ginamit nyo, medyo hindi nakaka-guilty kasi healthy oil siya. Saan na ba? So, hindi ko pa ito dinadagdagan ng tubig. Pero parang ayoko nang lagyan ng tubig. Kasi, konti na lang naman, medyo abot na siya sa... So, dagdagan ko pa ng white vinegar. And then, konting tubig. And then, yun natin ng patis. Tikman ulit natin mamaya kung kailangan pa natin dagdagan. At asukal. Pwede na rin natin siguro buksan yung kalan. So, medium heat lang. Kung gusto nyo naman na low heat, pwede rin naman. Depende sa inyo. Baka mas, hindi ko alam, mas sasarap siya pag low heat. Pero ito, medium heat. Lagyan natin ng sugar.
Ayan, ano muna? One spoonful. Kasi ayaw naman natin ng tumamis ng husto yung paksiyo natin. Digdigan natin ng onting tubig. Hanggang ma-cover niya ang ating isda. Okay na siguro yan. Anyway, ma-reduce pa naman niya yung sabaw. Parang gusto pang dagdagan ng tubig. Before, nilalagyan ko ng liquid seasoning. Kaso nga lang, nagre-reklamo sila na medyo dark. Ayaw nila na medyo dark yung sabaw. Mas siyempre, sanay tayo sa puti ang sabaw ng paksiw eh. So, hindi ko na lalagyan ng ano, ng nor liquid seasoning. Kumain ka na ba? Oo. Hello, Lola Emmy. Opo, paksiw na bangus. Ang namay, ang kapartner niyan ay bagoong alamang. So, yung iba, patis na may sili. Pero kami, mas gusto namin ang bagoong alamang. Kung magamit kayo ng mga ano seasoning na magic sarap, pwede nyo rin lagyan. Pwede, mamaya try ko lagyan kung kapag ano, pag di naman ganun, pag kulang pa sa alat, lalagyan natin ng magic sarap. Ang iba gumagamit ng betsin, so depende sa inyo. So kami, matagal na namin na hindi gumagamit ng Betsin. Noon si Mama, pero habang tumatagal, unti-unti na rin niya na inalis. So ako ang pinaka Betsin ko na lang. For sure naman may MSG, ang mga cubes, yung liquid seasoning, yung magic sarap. So yun na yung pinaka MSG ko kung sakaling magdadagdag ako. Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon. Papakuluin lang natin yan, then titikman kung sakto na yung lasa. Hindi ko na rin siguro hintayin na hanggang sa matapos siya, no? So alam niyo na yun kung anong magiging end result niyan. Basta as long as luto na yung bangus nyo and yung mga gulay nyo, then na-reduce na natin yung sabaw,
Basta ang pinakalasa dapat nito ay ano, maasim-asim na may unting alat. Tapos yung tamis niya, undertone lang yung tamis. Kung meron man siyang unting tamis. So kung gusto niyo na maanghang, pwede niyo hiwain yung sili niyo. Mas bagay kasi dito yung berde kaysa yung pula. Ayan. So kapag kulang sa alat, dagdagan niyo lang ng patis. Pero kung ang sausawan niyo ay bagoong, I suggest na huwag niyo masyadong alatan dahil maalat ang bagoong. So parang ano ba, parang kare-kare ba? Pag pinagsama niyo yung alat ng bagoong at yung kare-karing timpla ng kare-kare na medyo subtle lang, nagko-complement. So ganun din dito, since bagoong ang gagamitin ko, hindi ko masyadong tatapangan yung alat niya para bumagay yung bagoong afterwards. Siguro kulo niyan mga 30 minutes, mabilis na siguro, 30 minutes lang, okay na yan. So thank you sa panonood, i-upload ko na lang to sa YouTube channel. Yung mga hindi pa po nag-subscribe, just search Mark Adelche or Mad Kitchen, M-A-D Kitchen sa YouTube. So thank you for watching and magandang gabi sa lahat. Bye!